GDN Challenge Stage 2 muna tayo mga idol. Ano ang technique dito? Dodge-dodge lang mga idol. Iyon ang technique dito sa stage 2 mga idol. Sobrang tigas kasi nung kalaban dito. Tapos sobrang sakit nung damage. Oo, pero basic lang to mga idol kung marunong kayo mag-dodge. Kagaya niyan, spam-spam lang. Spam-spam lang, dodge. O diba? Tandaan niyo na yung mga dadodge sa kanya. Ayan, hampas sa harap ulit. Dadodge ulit. Ayan, tatlong hampas yan. O, dodge lang sa malayo agad. Pagka ganun, nakita niyo yung bilog na yon. Tapos matagal yung ano, yung pagbuo ng bilog. Dumadge na agad yung papalayo. Kasi tatlong hampas yun. Okay? Dodge. Okay? Yun yung lundag sa puwit. Lahat kayo tatamaan nun. Okay? Mukha lang maliit yung bilog ng lundag sa puwit. Pero buong area tatamaan nun mga idol. Ayan na. Stone Morgan Marsh. Ayan, nagtatanim siya ng halaman. Yung pagka meron kayong bilog sa katawan, magtatanim yun sa halaman. Dodge. Ayan. Ayan, bulaklak. Kailangan nyo patayin yung bulaklak mga idol. Bakit? Kasi kada di ko alam kung gaano kadalas eh nag-accumulate kayo ng ano diyan ng poison. So kailangan mapatay niyo yung ano yung flower para mawala yung poison, yung stock ng poison sa inyo. Okay? Ayun na, nagmitigation na pala. Hindi ko nasabi tuloy, nagmitigation na. Pero mamaya uulitin natin 'yon. In-explain ko lang yung flower kung gaano kahalaga. Kasi tingnan niyo yung katawan ko ha, magkaka-damage yan mamaya. Tagal naman, tagal naman. Wait natin mamaya-maya. Ayan. Boom! Tapos mayroong bilog sa paligid. Saka ang technique lang dito mga idol, ilagay nyo lang sa gitna yung boss. Ayan. Dodge. Okay? Paglundag niya, saka kayo magda-dodge. Basta ilagay nyo lang sa gitna. Bakit? Kasi sa around din sa gitna lumalabas yung flower, mga pups. Okay? Ayan na. Yung mamimili ng ano, ng bilog. Ayan. Lagi ako dun sa 1. Tapos yung 3. Siyan tatlo na lang dun. So, mas maganda ka kung meron kayong comms dito mga idol para naman madali kayong mga pagpwesto-pwesto lalo na kung magkalayo yung spot. Diba? Para di ka nag-aagawan sa pwesto. Kaya maganda ka naka-comms kayo dito. Okay? Ayan. Chill-chill lang. Lipad-lipad muna. Diba? Lipad-lipad lang. Alright. Sa kanina nakita nyo, diba yung mitigation napakasakit? Mamaya, wait ulit natin. Ang technique lang naman dun mga idol, kailangan yung pare nyo magaling mag-champo ng heal. Kagaya niyan, light yung saint namin, napakasarap ng heal niyan mga idol. Okay, saka yung SS niya dapat naka-reserve lang dun sa mitigation. Nakita niyo ba kanina 500k yung bawas? Ayun, class 1 na naman yung stock. Tingnan niyo yung bawas sa buhay ko, 5.4k. Every ilang seconds ba 'yon? Parang every seconds ata. Ayun, yung bulaklak. Kailangan niyo patayin niyan, 5.4k parang halos every second o 1.5 seconds siguro 'yon. Parang mga ganun, napakasakit nun mga idol. Kasi yung tatlong hampas, napakasakit din. Ay, namatay si Kimby, diba? Kaya ang technique talaga dito, dapat dodge-dodge lang. Tapos kung meron kayong tank, mas okay. Kagaya sa amin, si Redial. Siya itong mga tanke dito mga idol. Ganyan lang ginagawa ng Redial dyan. Tanke-tanke, para si Boss Kimby, pre-hit. Ayun na, dikit-dikit. Ayun na, ayan. Tataliman ng heal relic. Dodge. Ayan. 330k ba? Ayun, napakasakit, di ba? So, yun, ayun lang yung medyo masakit doon. Kaya kailangan yung sync nyo. Magaling yung mempo ng heal. Timing ng heal. Yun yung isa sa mga technique dito. Tapos, syempre, dodge-dodge din. Para naman yung sync nyo, hindi kailangan mag-heal lagi. Okay? Para yung heal niya, ma-reserve nyo sa mga, ano lang, sa mga importanting events lang. Okay? Yan, tatlong hampas yan. 1, 2, 3. O, di ba? Pre-hit. Ayan, ganyan-ganyan lang, spam lang. Tapos ayan, pag nabas yung bulaklak, ispaman nyo agad. Tapos, kung nakanino yung agro, huwag nyo munang puntahan agad yung bulaklak. Kuwari, nakiradial yung agro, tamo, hindi siya pupunta sa bulaklak agad. Diba? Bakit? Eh kasi habang pinapatay nyo yung bulaklak, tapos, dinala nyo yung boss doon, eh matitira niya kayo, matitira kayo lahat. May skill lang kayo lahat ng boss, mga idol. Eh sabi ko nga sa inyo, napakasakit yung bawas niyan. Kaya dapat yung tank, nilalayo yung boss pagka may bulaklak. Tapos, pupunta lang siya pagka malapit na mamatay. O kaya, kapag ka nag-skill yung boss nung tatlong hampas, di ba yung animation niya tatlong hampas, pagka nag-skill yung gayon yung boss, pwede nyo nalang iwan yung boss kung kayo yung tank. Bakit? Eh kasi sobrang tagal nun eh. Kumbaga, pwede na kayong tumulong taga sa bulaklak nun. Hindi nyo na kailangang isipin na baka abutan pa kayo ng boss habang pinapatay yung bulaklak. Okay? Eh yun, eh yung mga pwede nyo gawin mga idol. Tapos ayun, nakita nyo yung stock? 7k ata damage sa katawan ko. 7k ba? Oh, 7k yun. Biruin mo, ayun, bulaklak. Diba? Kaya kailangan patayin talaga ito mga idol yung bulaklak. Pag di nyo pinatay ito, eh baka umabot ng mga 15k ito saka 20k. Eh napakasakit nun. Okay?
So ayan lang, oh, spam-spam lang. Tapos apak agad pag napatay. Tapos, ano nga gawin ito? Ah, pumunta lang siyang gitna. Pumuntaan si Redial. Yan, uy, lundag sa puwit. Ayun, di ba? 660k yung bawas, mga idol. Napakasakit. Ayun na, dikit-dikit. Kaya sabi sa inyo, kailangan ka magiging kinumadj dito eh. Uy, mali. Ayan. Ayan, nag-SS ako dito kasi yung SS ko meron 50% damage reduct. Kaya maliit lang yung bawas sa akin yung tawag doon. Yun, mitigation niya. Dodge. Ayan, tatlong hampas. Ah, diba? Ayan, yung sakit yung tatlong hampas. Pwede mong iwan yung boss pagka meron bulaklak. Kasi medyo matagal yung animation nun. Ayan. Tapos sa pan-tips, siyempre dapat, kung kaya kagaya niyan, meron kaming Saint, tas ako, pareho kami may 30% shared buff. O di dapat, salita kami magaganon. Para mabilis na mabatay yung boss. Diba? Kaya mga talaga, kung kakilala niyo yung kasama niyo dito, eh, para meron kayong ano, kapalitan ng shared buff, hindi yung sabay kayo ng shared buff. Sayang kasi, eh. Kailangan kasi mapatay niyo agad yung boss. Hindi yung dapat pagtagalin ito masyado. Hanggat maaari, mapatay niyo agad yung boss. Ayan, o. 1, 2, 3. O, diba? Napakasakit. Sakit nun, mga idol. Ayan, dikit-dikit ulit. Heal ulit. Diba? Tapos SS ng save. Tapos, dodge mo lang. Diba? Ayun, dodge lang. Ganun lang, mga idol. Diba? So, ulit lang yan. Puro ganun lang. Namaya, sa third phase, yun, medyo mahirap. Medyo masakit. Mas masakit. Pero sa phase 2, ayan, puro ganun lang. Ayan, hampas, bidog sa malayo. Ayan. Tapos, ayun nga, paalala lang ulit. Hayaan nyo lang na magstay yung boss sa around sa gitna. Para yung bulaklak, madali nyo mapuntahan mamaya. Okay? Ayun na. Ayun na. Uy, bulaklak. Ayan, yan, yan. Diba? Tama na, pasaktong damage ng boss, diba? 600k, isang tama. Ayun na, tatlong hampas. Ayun nga, sabi ko sa inyo. Pagka dumating yung boss doon, tapos andun kayo, sakit, 1M ba yun? Parang 1M ata yung bawas ng huling hampas ng boss. Diba? So kapag andun yung bulaklak, tas andun din yung boss, eh yari kayo habang pinapatay nyo yung bulaklak. Hindi nyo mapapatay yun. Eh, bro, yung mo, 1M yung huling tama. 1M ba kung di ko nagkakamali? Napakasakit. So kaya dapat, kapag andun yung bulaklak, tas nasa tank yung agro, huwag pupunta yung tank nun sa bulaklak agad. Okay? Yan, lipad-lipad lang. Third phase na. Pahinga muna. Iyon na yung masakit dito talaga, yung bulaklak eh. Kaya lang mapatay niyo yung bulaklak. Tapos mitigation. Tapos dodge. Kumbaga talagang ano to, yung challenge parang mastery ba? Mastery ng ano, ng stage. Ayan, bulak. Uy, yun, buti nakapag-dodge. Ayan na, yung tanim halaman na naman na may lason. Ayan, tanim halaman na may lason. Ayan. Ayan, na kay Boss Kimby na yung agro. Spam-spam lang. Ayan, madali naman i-dodge yung mga skill niya. Eh. Basta namang red na rectangle. Eh. Meron naman red area. Eh. Kaya madali siyang i-dodge. Ayan. Ayan, na kay Boss Kimby. Boom, humampas. Diba? Ayan, dodge mo lang yan. Ayan, may red-red naman eh. Naglalabas siya ng lason pag may mga red-red na ganun eh. So, kumbaga, pag may mga ganun-ganun, ano lang yun, dodge mo lang talaga. Buti nga dito may mga red-red na sa mobile eh. Dati sa DNPC walang ganyan eh. Kumbaga kailangan talaga tandaan may animation eh. Kung hindi, yari ka, mag-guard ka sa skill. Mitigation, diba? Dodge lang. Dodge ulit, diba? Pagka na-dodge yung unang tick, pwede pa kayo mag-dodge sa huling tick. Iyon, kaya talagang mabubuhay kayo dun pagka na-master nyo yung pag-dodge dun sa ano, sa mitigation. Yun lang yung mga tips dito, kailangan talaga mastery talaga nung ano, nung stage. Lalo na kung low BP kayo, yun, kailangan talaga marunong kayo mag-dodge. Yun lang yung problema dito, eh, masakit lang siya. Lason. Ayan, may red na rectangle, o diba? Ganun lang. Kasi yung bulaklak, hanapin mo lang. Ayan, naka-boss Kimby yung ano. Ayan, o. Di siya agad pupunta sa bulaklak, diba? Kasi nga, baka titirahin kami nun, madadamay kami. Ayan. Ayan, konti na lang yung buhay. 60M na lang pala. Konting-konti na lang. Sunog-sunog lang. Ayan na, mag-rage na naman. Ayan, sa mga di pa nakakalam, yung rage bar, ayun, sa taas yung icon ng boss, nag-aapoy na. May katabi yun, kulay dilaw, napuno. So, pagka napupuno yun, ayun, yun yung rage bar niya. Mag-aapoy yun. Ibig sabihin, mag-rage na siya. Ayan, mag-mitigation na siya. Kung hindi nyo pa alam. Di ko pala namanggit yung kanina. Pero yun, yun yung ano, yung rage bar. Kung hindi nyo pa alam.
Same lang naman sa stage 1. Ay, sa stage 1, sa GDN normal. Talaga lang mas masakit tong boss. Oops, dodge. Ayan! Yun, ganyan lang mga idol yung stage 2. Kailangan marunong kayo mag-dodge. Tapos yung timing ng Saint kada hill. Goods na kayo dito. Tapos yung tank, remember, huwag nyong dadalin yung golem kapag may bulaklak dun sa bulaklak. Hayaan nyo munang mamatay yung bulaklak sa akin pumunta dun. Okay? Yun lang mga idol. Good luck!